Hughes FM Regional Stations, Radyo Ronda AM Network, at Watch It Live sa Free TV, Aliw Channel 23, at lahat ng reports nakapost online, DWIZ News Facebook, YouTube, at NDWIZ TikTok accounts. Siyasat, DWIZ Investigative Reports. Ibabalita ang tama. Ipaglilingkod ang tama. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakarasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan, kasama sina Angelo Baiño at Maine Barreto, naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube, at DWIZ News website. DWIZ Network News. Apo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ihahatid namin ang pinaka-latest na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa dito lang sa DWIZ Network News. Kami ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Angelo Baiño. At ako naman po si Maine Barreto. DWIZ Network News. At para sa ating headlines, klase sa ilang lugar sa bansa, kansilado dahil sa matinding init ng panahon. DWIZ Network News. Hoy, sa buong Central Luzon, dagdag sahod sa minimum wage ng mga kasambahay, aba, epektibo na. DWIZ Network News. Samantala, dalawang araw na lockdown sa ilang lugar sa Cavite, fake news. DWIZ Network News. Sa Sarangani naman, 21 million pesos na smuggled na sigarilyo na sabat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier.
Whirlpool. Saan man, kailanman, laging nagpapalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. At nakuha na natin ang detalye ng mga balita. Suspendido ang mga klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa matinding init ng panahon. Kasama sa mga suspendidong face-to-face classes, ngayong Abril 1 ang Bacolod City, Iloilo City at Roas Capiz mula preschool hanggang senior high school sa mga publiko at pribadong paaralan. Kansilado rin ang mga klase sa lahat ng level sa Kabankalan Negros Occidental. At sa EB Magalona Negros Occidental naman, suspendido ang klase hanggang bukas, Abril 2. Half-day classes naman ang ipatutupad sa Tantangan, South Cotabato simula ngayong araw hanggang sa Abril 15. DWIZ Network News. Babak na ng haba nung sa South Cotabato, ah. Diba? 15 days. Isang quincenas. Abril 15 ang kanilang half-day classes. Yan ang epekto. Dahil sa tindi ng init ng panahon, magbaon po kayo ng jog. Yon. Yung ano, jag ng dati. Alam mo yung dati hindi pa uso yung mga aqua plus na yung tumbler. Mga batang 90s, jag yung dala. Parang cool, ano ba yun? Parang cooler na may yellow. Oo, parang kami nalang cooler. Yun, diba? Yun ang panahon nila. Sumama ka naman, partner. Damay mo naman ako. Water jug. Sabi natin, yes, water jug. Yun yung may ano, malaking lalagyan. Oh, tapos may straw na. Ay, parang plastic straw. Yeah, ang good. Itiglob mo lang. Uy, tiglob ba? Ngayon, tigpos ko pa eh. Aqua plus. Saka kahit malaglag yung partner, hanggang din mula 20th floor hanggang ground floor. Oo, diba? Bumuba din yun. Sobrang tibay na plastic solid nun. Solid yun. Diba? Ngayon, pagkabagsak ngayon ng nalaglag mo lang, ay wala na. Wala na sa forma. Diba? Bili ulit bago. Ay, ang daming shinero siya. Sa ibang balita, epektibo ngayong araw, April 1, ang Republic Act No. 10361 o ang Batas Kasambahay Domestic Workers Act kung saan itinaas ang minimum wage ng mga kasambahay sa buong Central Luzon. Ito board ang nasabing panukalang batas upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kasambahay. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Labor and Employment Assistant Regional Director Alejandro Cruz na 6,000 piso kada buwan ang minimum wage ng mga kasambahay. Sinabi pa ng DOLE official na magkakaroon ng job fair sa Mayo 1 o May 1 sa bawat lalawigan sa Central Luzon bilang pagdiriwang sa Labor Day. Partner, ngayon daw effective. Naku po, April. Totoo ba yan, partner? Oh, totoo ba yan? Baka naman... Ay, hindi, reliable tayo dito. Diba? Baka April Fool siya. Hindi, totoo yan. Diba? April 1 ngayon eh. Oo nga eh. Parang pagka sinabi, birthday ko ngayon. Oo, diba? Parang... Eh, ngayong April Fools, maraming bawal na gawing ano daw, gawing joke. Mm. Bawa yung mga bum joke. Pregnancy jokes. Bawal. Kaya, be sensitive. Yun. Hindi lahat dinadaan sa biro. Ay, diba? Serious mo naman pa. Diba? Speaking of fake news! Ako, ito, fake news! Oy. Ito ang inanunsyo ng CESU Cavite City Epidemiology and Surveillance Unit matapos na kumalat ang ulat na 2 araw na lockdown sa ilang lugar sa Cavite dahil sa pertussis o whooping cough. Ayon kay CESU Head Jeffrey De La Rosa, maging mapagmatsyag sa mga peking impormasyon. Kasunod nito, hinimok ng ahensya ang publiko na magbasa at kumuha lamang sa mga tamang impormasyon na sa mga lehitimong FB pages, partikular na sa CESU Cavite City FB page, para sa tama at wastong impormasyon, lalo na sa mga sakit, pandemya, outbreak, clustering at iba pa. DWIZ Network News. Mga netizen talaga, gusto lagi ng kakagaling lang ng Holy Week. Lockdown diba? Naman. Pahinga na naman. Gusto pero hindi, follow nyo po ang DWIZ Facebook page. Lahat po nang nandito ay legit news. Ayan. Tutok lang sa amin. Sa Sarangani naman, higit sa 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Glan Sarangani. Batay sa investigasyon, ihahatid sana ang mga pinuslit na sigarilyo sa Digos, Davao del Sur. Hinarangan ito ng mga otoridad habang ibinababa mula sa isang bangka galing naman sa Bangi, Bangingi, Sulu.
Aba, ibinigay na sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang sigarilyo. Kaugnay nito, arestado rin sa naturang operasyon ng 16 na pinaghihinalaang smuggler na kasalukuyang nahaharap sa mga kaukulang kaso. DWIZ Network News. Oh, itong mga smuggler na to, hindi to nagmuni-muni, partner. Si wala pa hinga. Nag-smuggle agad. Diba? Kaka-Easter lang ay. Ay, nako. Vitamin C. Vitamin C kayo ngayon. Ay, partner, samantala sa Central Palawan, paggunita sa Semana Santa sa Puerto Princesa, generally peaceful ayon sa PNP. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos ng 94.3 DWIZ News FM Central Palawan. Mapayapa ang paggunita ng Semana Santa sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang iniulat ng Puerto Princesa City Police Office ngayong araw matapos ang long weekend dahil sa Holy Week. Ayon kay Police Captain Joy Ikin, ang tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office, mula March 25 hanggang March 21 ay wala anyang naitalang krimen o iba pang untoward incident sa lungsod may kinalaman sa Semana Santa. Maliban na lamang anya sa ilang minor vehicular accident at 2 report ng pagnanakaw ng motorsiklo na hindi naman anya may kukonekta sa Semana Santa. Samantala, sinabi naman ni City Police Director Police Colonel Ronnie Bacuel na malaking bagay sa tagumpay ng Oplan Ligtas Sumbak 2024 ang pakikiisa ng mga tagalungsod sa kanilang panawagan, gayon din ang pagdeploy ng may mahigit sa 300 mga pulis sa mga simbahan, terminal, paliparan, pantalan, religious places at maging sa mga beach at resort na dinagsan ng mga lokal at dayuhang turista nitong nagdaang linggo. Malaki rin anyang pasasalamat ng City PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kanilang force multipliers upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa paggunita ng Semana Santa sa buong Puerto Princesa. Mula sa DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, Chris Barrientos, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Oy, dako naman tayo sa Camp Sur. Oy. Magandang spot 'yan for ano eh, partner. Oo, di ba? Surf, alam ko surfing din dito eh. Yeah, di ba? Snorkeling. Lahat ng link. Oy, samantala mga beaches naman diyan sa Pasakao, Camarines Sur, aba syempre dinagsan ng mga bakasyonista. Yeah. Balita mula kay Richard Cecilio ng DWIZ News FM South Luzon. Dinagsan ng mga bakasyonista mga baybaying dagat ng Pasakao, Camarines Sur hanggang kahapon ng Easter Sunday. Ito ang tinaguriang summer capital ng probinsya. Mula sa Barangay Balogo hanggang Karanan na may mahabang beaches ay dagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng lalawigan para maibsan ang init ng panahon at magbonding ang pamilya at mga magkakaibigan. Visible naman sa mga lansangan hanggang sa dagat ang mga kapulisan at Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa panayam kay Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagsalita ng Camarines Sur PNP, binigyang din ito ang kahalagahan ng mga bili ni Provincial Director Julio Cesar Domingo hinggil sa pagpapanatiling abot kamay ang presensya ng kapulisan sa mga ganitong panahon mula sa mga simbahan sa komunidad at hanggang sa mga beaches at resort para matiyak na ligtas ang lahat. Mula sa DWIZ 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. At sa iba pang detalye ng mga balita, pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko sa pagkain ng mga shellfish matapos na magpositibo ang 6 na baybayin sa red tide toxin. Kabilang na sa lalawigan ay ang baybayin ng Milagros sa Masbate, Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, San Pedro Bay sa Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at sa San Benito sa Surigao del Norte. Tiniyak naman ng BIFAR na ligtas kumain ng mga isda, pusit, hipon at alimangong huli o nagmula sa nasabing karagatan kung saan kailangan lamang nilang hugasan at lutuin mabuti ang mga ito bago kainin. Siyempre, hugasan muna. Diba? Malansayan, partner. Malansayan. Hugasan, kakuluan. Diba? Tapos lutong mabuti. Lalo mainit, madaling mapanis. Oo, lutong maigi. Nabatid na nakakuha o nakukuha ang lason ng red tide mula sa pagkain ng mga apektadong tahong, talaba,
tulya, halaan at iba pang lamang dagat na nasa kabibe o shell. Ilan naman sa mga sintomas ng epekto ng red tide toxin sa tao ay ang grabing pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea, pangatin ng bibig at mukha at kahirapan sa paghinga. DWIZ Network News. Oh, sa mga kakain ng shellfish, make sure ugasan. Ugasan, ha? Tutuing mabuti. Tanggalin yung buhangin. Tanggalin yung lansa. Ha, partner, ha? Oh, tanggalin ang lansa. Tama. Oh. Oh, sa Chocolate Hills, balitang Chocolate Hills naman. Oy, dessert. Kinumpirma ng dalawang barangay captain ang pagkasira ng Chocolate Hills noon pang huling bahagi ng 1990s. Ayon kay Barangay La Paz Captain Leo Bolaire, na bulldoze ang buhol o burol malapit sa National Highway na Torre Franca para sa planong cockpit building o sabungan. Kwento ni Barangay Captain Bolaire, ipinatigil ng DENR ang tangkang pagpatag sa burol dahil bahagi ito ng protected area. Gayunman, nasira na ang itaas na parte ng burol nang mangyari ito. Kinumpirma naman ni Barangay Villaflor Captain Perfecto Buro na nagkuwarel o tinibag ang burol ng Suarez Construction noong huling bahagi ng 1990s. At pinatigil ito ni dating Governor Rene Relampagos at ipinag-utos sa construction company na ayusin ang burol na ginawa naman ito. DWIZ Network News. Ibig sabihin, partner, pwede pang i-restore yung ilang pwede mga pa parte ng Chocolate Hills na ginawang resort, ano? Di ba, taniman nila ng ano ulit yan. Ihuhulma ulit nila yan, di ba? Para maging perfect shaped. Ganun nila, o. Pwede pa, ano na ulit? Paano mong hulma? Ganun. Op, ito yung resort, Tabunan. Di ba? Ay, pagnarito balita sa Rizal Province, paigtingin pa ng mga pulis ang seguridad sa Masungi Geo Reserve. Ayon kay Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Chief ng Police Region 4A, ipinag-utos na niya ang pagkakaroon ng karagdagang pulis bilang dagdag puwersa sa Regional Mobile Force Battalion 4A at matiyak ang seguridad laban sa illegal logging, land grabbing at quarrying o pagtitibag sa lugar. Dagdag pa niya Brigadier General Lucas, layunin din nitong matiyak ang kaligtasan ng mga turista at bumisita sa Masungi G-Reserve at mapreserba ang kalikasan. Batay na rin sa direktiba ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Nangako rin ang opisyal na mananatiling committed ang mga pulis sa ligtas na kalikasan. Naman nadat na ng mga otoridad ang isang sasakyan na nakaparada sa mismong hagdanan sa tapat ng isang commercial establishment. Nabatid na isang 17 anyos na high school student ang nakilalang nagmaneho ng kotse na galing umano sa isang disco bar. Napag-alaman din na walang lisensya ang estudyante. Ayon sa otoridad, binabaybay ng estudyante ang National Highway nang may nabangga itong nakaparadang sasakyan. Habang sinusubukan niyang imaniobra ang kotse, ay nagsimulang umakyat sa sementadong hagdanan ng isang establishmento. Maliban sa mga gasgas na natamo nila, lahat ng tatlong sakay ng kotse ay ligtas naman sa insidente. Nagkasundo ang may-ari ng nakaparadang sasakyan at mga estudyante sa isang settlement. DWIZ Network News. Ano to, partner? Magaling na driver to pagka nagkalisensya to. Oo. Hindi ko kaya yung partner. Grabe naman. Ipapark ko yung kotse sa hagdanan. Di ba? Galupit. Ibang skill, may ano yun, may skill yun. Di ba? Pinakyat may skill ng alcohol yun. Di ba? Dapat yan, dahil yung mga ganyan, binaban na sa ano eh. Hindi na dapat mabigyan ng lisensya. Oo, malamang di na to. Tama. Makakuha. Mm-hmm. Ay, ito, Central Palawan. Mm-hmm. State of calamity dineklara sa bayan ng San Vicente sa Palawan dahil sa El Nino rain. Alamin ang detalye mula kay Chris Barrientos mula dyan sa 94.3 DWIZ News FM, Central Palawan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng San Vicente sa lalawigan ng Palawan dahil sa matinding epekto ng El Nino sa bisa ng ipinasang SB Resolution No. 102 Series of 2024.
Ang deklarasyon ay base sa naging rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Bago ito, una nang nagdeklara ng State of Calamity ang tatlong barangay sa San Vicente na siyang ginawang basihan ng MDRRMC para sa kanilang rekomendasyon sa sangguniang bayan. Samantala, agad ring inaprobahan ng sangguniang bayan ng San Vicente ang proposed supplemental budget ng LGU na nagkakahalaga ng 9.2 milyon pesos mula ito sa savings ng munisipyo sa taong 2023 at 2024 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang halagang ito ang gagamitin ng lokal na pamahalaan para makabili ang LGU ng 2 unit ng water tank truck na nagkakahalaga ng 5.6 billion pesos at isang unit ng water desalination machine na nagkakahalaga naman 3.6 million pesos. Ito ay gagamitin ng munisipyo ngayong panahon ng tag-init na malaki ang epekto sa kanilang bayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Mula sa DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, Chris Barrientos, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Ay, sa Region 6 naman, Iloilo City aba malapit nang maging ASF-free ayon sa Department of Agriculture. Alamin natin ang balita mula kay Richard Bertuso ng 89.5 DWIZ News FM. Ang Iloilo City ay nasa bingit ng opisyal na idineklara na libre mula sa African Swine Fever o ASF ng Department of Agriculture Region 6, isang kapansin-pansing milestone na naaabot lamang sa mahigit isang taon mula noong unang outbreak sa isang liham na natanggap ng Department of Agriculture Region 6 kay Regional Director Dines Arpia ay nagbigay ng green light para sa lungsod na magpatuloy sa kanyang local declaration for ASF freedom batay sa Administrative Order Number 30, Series of 2021 ng Ahinsya. Guideline on the Recovery and Declaration of Freedom from ASF for Local Government Units na kinabibilangan na kopya ng ordinansa o executive order sa adoption of Bantay ASF sa barangay. Kasama ang patunay na pagiging miyembro sa Farmers Cooperative and Associations kung naangkop at registry system of Basic Sector of Agriculture Membership Number. Listahan ng mga pagsasanay sa swine biosecurity na dinaluhan ng mga kawani ng local government unit. Buod ng salaysay ng kasaysayan ng ASF sa lungsod, kabilang ang buod ng mga outbreak surveillance at mga hakbang upang maiwasan ang muling pagpasok ng ASF sa lugar. Ngunit bago nila isumiti ang mga dokumentong ito, ang isang LGU ay kailangang magkaroon ng mga sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa ilalim ng Section 2 ng parihong Administrative Order, isang ordinansa o Executive Order na tumatalakay sa prevention control ng ASF, pagpaparehistro ng parihong komersyal at backyard swine farmers. Nilinaw naman ni Junik Natividad, Regulatory Division Chief ng Department of Agriculture Region 6, na maaaring ideklara ng mga LGU ang kanilang kalayaan mula sa ASF. Kung natugunan ng LGU ang apat na kinakailangan, maaari silang payagang gumawa ng lokal na deklarasyon na walang kilalang kaso ng ASF. Sinabi rin ni Natividad na maaaring pumasok sa Iloilo City ang mga baboy at sa ilalim sa inspeksyon ng mga nasabing hayop at karne. Mula dito sa DWIZ News FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat, Richard Bertuso. Samantala, oy, partner. Yes, partner. Wait lang, bago tayo mag-commercial, ha? Meron akong sekreto. Commercial pala tayo. Meron. Kala ko wala, eh. Meron. Konti ba? Diba? Nadamihan natin yan. Pero ito, partner, ito may sasabihin ako sa'yo. Meron akong sekreto na sasabihin sa'yo. Ba't mo sasabihin? Sekreto pala. Ito na nga, ibubunyag ko na. Kasi para to sa lahat. Partner, ha? Alam mo ba na ang piso, pwede mong palaguin niya ng milyon? Piso? Oo. Magiging milyon? Meron na. Ano? Meron ang piso bingo ngayon. Talaga ba? Meron na. Sige nga, share mo nga yan. Para open-minded ako pa. Open-minded ka? Open, pwede mo ako pakapihin sa isang coffee shop. Makikinig ako sa iyo. Very open ako. Hindi naman kita, wala akong papapirma sa iyo kahit ano. Ha? Ito ay partner, wait lang ha. Ito na, yung si Bambam, nasaan na tayo, Bambam? Hoy, aba, ito partner, ito na 'yung sinasabi ko. Pasok ang piso mo. Saan? Sa Bingo Plus. Oy, Bingo Plus. 'Di ba? Pwede mo bang masungkit ang milyong pisong halaga ng kanilang jackpot prize na papalo sa Wapak? Magkano? 75 million pesos! Uy, naku ha! Diba? Clap. Sa palakpakan. Sa first ever online live streaming bingo. Diba? Ayos ba?
Ayos syempre. Ayos na ayos. Parang ano lang eh, yung talagang open-minded set. Open-minded piso ka. Piso mo, gagawin kong 75 million pesos. O, di sana ba? Sana all. Di ba Bingo Plus? Kaya ano pang inihintay nyo, partner? Mga ay, watchers natin dyan. Oo, ano pang inihintay nyo? Alis na ako, bye-bye. Uy, amaya. Magano pa tayo eh. 75 million, partner. O, di ba? Ay, ito na lang, partner. I-download nyo na Bingo Plus app sa Google Play Store at Apple App Store. O bisitahin ang kanilang ang website, bingoplus.com. Pag panalo sa bingo, aba, syempre plus yan sa saya. Yan. Keep it fun. Game responsibly. Samantala, oras sa buong bansa. Time check. Beep, beep. Brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras, toot, 1:29 p.m. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. DWIZ Network News. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. I'm Lydie Bellio, 64 years old. Radio manager and news anchor dito sa Palawan. Sabi nga, age is just a number. Kahit senior na ako, join pa rin ako sa marathon, Zumba at hiking. Ang secret ko, MX3 capsule. I've been using it for more than 15 years now. Katunayan, lagi ako may baong MX3 sa physical activities ko at kasabay ng proper diet. At sa susunod na akit ko ng bundok, isisigaw ko sa mundo na I am proud to be an MX3 user. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. DWIZ! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Ang demand letter ay isang legal na dokumento kung saan ito ay ibinibigay ng isang partido para sa kabilang partido. Kadalasan, nag-i-issue ng demand letter para sa mga taong may pagkakautang upang maresolba ng maayos ang problema. Pero kung sakaling makatanggap ka ng demand letter, alam mo na ba ang gagawin mo? Kung hindi pa, sundin mo lamang ito. Una, huwag magpanik at basahin mo ng mabuti ang sulat. I-verify mo rin ang authority o kung legitimate ba ang nagpadala sa iyo ng demand letter. Ikalawa, kung legit ang nagpadala ng letter, dapat meron itong contact details sa sulat. Gamitin mo ito at sa kanila'y makipag-usap.
Kung tama ang nakasulat at paliwanag sa'yo, maaari ka nang mag-comply. Kung hindi ka naman sang-ayon, pwede kang mag-reply. Ikatlo, para walang maging problema sa proseso, mas mainam na kumonsulta ka sa abogado. Mas maganda na palagi mong alam ang iyong mga karapatan at obligasyon upang makaiwas sa mga modus, scams at unlawful harassments. Pero tandaan ha, kapag ikaw ay nangutang, hindi naman pwedeng ikaw pa ang galit kapag sinisingil, bagkus gumawa ka dapat ng paraan para ito ay iyong mabayaran. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! IC Network News. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita. Ako po si Angelo Baiño. Ako naman po si Main Beretto. Samantala, sa pagpapatuloy ng mga balita, patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa labas ng bar sa Tagum City. Kinilalang biktimang si alias Gina, 35 anyos, isang entertainer sa KTV sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng mga pulisya, nakaupo si alias Gina sa labas ng KTV bar nang biglang dumating ang suspect. At pinaulanan ng bala ang biktima na nagtamo ng tama sa ulo at iba pang parte ng katawan. Nakalaunan ay binawian din ng buhay. Nakakuha ng 3 basyo ng bala ng 45 na baril na pinaghinala ang ginamit ng suspect. Patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril sa biktima. Naman, patay ang 3 pinaghihinalaang tulak ng droga sa magkakahiwalay na buy bust operation sa Davao City. Kinilala ang mga suspect na sina Larry, Jehuri Dresser at Timoy. Apa, parang mga foreigner ang pangalan. Eh, no? Batay sa investigasyon, pinaputukan ni Larry ang mga otoridad sa Shrine Hills, Matina. Narecover mo na sa kanyang isang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng halos 44,000 pesos at isang hindi rehistradong baril. Binaril din ni Dresser ang arresting officers, ngunit natamaan ito at napatay sa Matina Aplaya. Samantala, binawian din ng buhay ang drug pusher na si Timoy sa Barangay Mintal. Nahulihan ito ng malaking sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 27,000 pesos, isang revolver at 19,000 pesos na buy bust money. Ang mga insidenteng ito ay kasunod ng pagdeklara ni Mayor Sebastian Baste Duterte ng War on Drugs sa Davao City dahil sa muling pagtaas ng kaso ng illegal na droga sa lungsod. Samantala, patay ang isang lalaki sa Pili, Camarines Sur matapos hampasin ng machete sa batok ng nakaalitan nito. Ayon sa mga otoridad, maaring alak ang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan na naging dahilan ng away ng 43-anyos na biktima at ng 70-anyos na sospek. Ang biktima umano ang unang umatake sa sospek sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya at napilitang ipagtanggol ang sospek gamit ang patalim na dala nito at tinamaan sa batok ang biktima. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampahan ng kaukulang kaso ang suspect. DWIZ Network News. Aba, sa Sorsogon, balitang holy aftermath po ito ng Holy Week, ano? Police nalunod po dyan sa Sorsogon. Alamin natin ang detalye mula kay Ronnie Beren ng 92.3 DWIZ News FM, South Luzon.
Patay ang isang pulis matapos malunod habang naliligaw sa karagatang sakop ng Barangay Buenavista sa bayan ng Gubat sa lalawigan ng Sorsogon kahapon, Linggo ng Pagkabuhay. Kinilala ang biktima na si Patrolman Joseph Agnote, 26 anyos at miyembro ng 503rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion Bicol. Ayon sa ulat nitong Sabado de Gloria, nag-overnight swimming ang nasabing biktima kasama mga kaibigan nito sa Buenavista Surf Camp sa nasabing lugar at kinaumagahan o kahapon ng umaga, lumaway ito sa dagat kasama ang isa nitong kaibigan na si Radin Lobozana. Ngunit tinangay ito ng alon at hindi na nakita pang umahon. Sinubukan naman itong iligtas ni Lobozana, ngunit muntikan na rin itong malunod. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Mula sa DWIZ UCFM South Luzon, Ronnie Beren nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantalang balita mula sa Iloilo, 3.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa lungsod. Alamin ang detalye mula kay Richard Bertuso ng 89.5 DWIZ News FM Western Visayas. Mahigit kalahating kilo ng shabu ang nakumpiska sa kambal na drug bust operation sa Iloilo City noong Biyernes Santo, March 29, 2024. Nakilala ang mga suspect na sina Rodney Tabangkura, 33 years old, mula sa Barangay Palo, Dumangas, Iloilo. Ang kanyang kasama, si Kenneth Dave Argelias, 27 years old. Ang kanilang career na si Rio J. Balaza, 18 years old, ng Zone 4, Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Isang team mula sa Iloilo City Police Station 5, Regional Police Drug Enforcement Unit, Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit, Iloilo City Police Office, Special Weapons and Tactics or SWAT ang nagsagawa ng pag-aristo matapos ibinta ni Tabangkura ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 17,000 pesos. Sa kasunod na paghahanap, nakuha ng mga pulis ang karagdagang 10 sachet ng shabu at iba't ibang non-drug items. Ang mga nakumpiskang droga na may kabuang 225 grams ay nagkalaga ng karaniwang presyo na 1.5 million pesos. At may street value na 4.5 million. Inamin ni Tabangkura na ang kanyang supply ng druga ay naihatid sa pamamagitan ng courier at sinabing ipinamahagi niya ang mga ito sa mga bayan ng Gimbal at Megao, Iloilo. Ang impormasyon ang nagbunsod sa RPDEO 6 at iba pang grupo ng mga tagapagtupad ng batas na gumawa ng plano para arestuhin si Argelias. Si Argelias kasama ni Blasa ay inaristo dakong alas 10:55 ng gabi sa isang condominium unit sa Barangay Puhang, Top North, Mandurriao, Iloilo matapos magbinta ng isang sachet ng shabu sa halagang 16,000 pesos. Nakumpiska rin ng mga otoridad sa kanila ang karagdagang 10 sachet ng shabu, 1,000 cash, drug paraphernalia at iba pang non-drug items. Iniulat ni RPDEO 6 Team Leader Captain Glenn Suleiman na humigit kumulang 330 gram ang bigat ng nasabat na shabu na may standard value na 2.2 million pesos. Si Tabangkura ay kasalukuyang nasa probisyon para sa isang nakaraang paglabag na may kaugnayan sa droga kasama sina Argelias at Blasa. Maharap sila sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Republic Act 9165. Mula dito sa DWIZ NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Wadako naman tayo sa Cebu City. Natagpuan ng otoridad ang labi ng isang lalaki sa Sitio Golivas sa Aplad Barangay ng Bonbon. Ang lalaki ay naiulat na nawawala ng mahigit 2 linggo na ng kanyang pamilya. Ayon sa Malubog Police Community Precinct, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen sa umaalingasaw na amoy sa nasabing lugar. Nang suriin ang mga pulis ang lugar, may nakausli umanong tuhod ng tao. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa natagpuang bangkay. DWIZ Network News. Hawak na ng mga pulis ang babaeng pasahero na sinasabing nag-bomb joke sa Puerto Galera Port. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, nagbiro ang babae na may dala siyang bomba habang nakapila sa X-ray machine papasok ng passenger terminal o sa passenger terminal buildings ng nabanggit na pantalan. Ipinalala rin ni PPA spokesperson Samonte na huwag magbiro na may dalang bomba sa airport at sa mga pantalan ngayong April Fool's Day. Kasabay nito, nagbabala ang PPA laban sa mga nag-aalok ng travel insurance na isang scam dahil hindi ito dapat binabayaran ng hiwalay. April Fool's. Diba?
April Fools. Himas Reyes ka ngayon. Oh, kamot ulo ka ngayon. Pajuk-juk ka pa. Oy. Lagot ka. Bad yun. Oh. No. Sa ibang balita, inalis sa pwesto ang 8 pulis sa Davao City habang nagsisimula ang investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspects. Ang investigasyon ay isinagawa ng Regional Internal Affairs Service. Ang 8 pulis ay miyembro ng team na nagsagawa ng by-bust operation kung saan namatay ang 7 drug suspect dahil sa pakikipaglaban umano nito sa mga otoridad. Ayon sa Davao City Police Office, nadisarmahan na ang 8 pulis at inilipat sa holding center ng DCPO. Nangyari ang by-bust operation sa loob ng 4 matapos magdeklara ng giyera kontra illegal na droga si Davao City Mayor Sebastian Duterte. DWIZ Network News. Samantala, balita dyan sa Pangasinan, pinasok ng mga hindi pa nakikilalang mga kawatan ang isang mall sa San Carlos City. Nasamsam ng mga magnanakaw ang kabuuang 19 na mobile phone, 4 na laptop units, 2 backpack, pabango at samot-saring pasalubong items. Nakuha rin ng mga salarin ang mga pagkain, dry goods at cash na aabot sa halos 450,000 pesos. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga pulisya na nakapasok ang mga magnanakaw sa loob ng mall sa pamamagitan ng air conditioning vent matapos itong matagpo ang sinira. Nagsasagawa pa ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa nasabing nakawan. DWIZ Network News. Pasalubong items pa kaya sa Pangasinan. Baka mamaya nandito na. Nakita mo, binibenta na dyan sa... binibenta sa murang halaga. Samantala, dako naman tayo sa bandang South Luzon. Aba, binata na bagok ang ulo sa ilog, patay. Detalye ng balita mula kay Ronnie Beren ng 92.3 DWIZ News FM South Luzon. Patay ang isang binata matapos mabagok ang ulo nang magdive sa isang ilog sa sitio ang Islag Porok 1, Barangay Suwa sa bayan ng Malinaw dito sa lalawigan ng Albay kahapon, Easter Sunday, pasado alas 2:30 ng hapon. Kinilala ang biktima na si Mark Darren Belenso, 25 anyos at residente ng Porok 3, Barangay San Lorenzo ng Lungsod ng Tabaco. Ayon sa Malinaw Municipal Police Station, sinubukan umano ng biktima na magdive ngunit tumama ang ulo nito sa mabatong bahagi ng ilog na naging dahilan para mawalan nito ng malay at maanid ng tubig. Dinala pa sa ospital ang binata ngunit idiniklara itong dead on arrival. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Ronnie Beren nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Oy, iba pa mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa aming pagbabalik dito sa DWIZ Network News. Samantala, time check. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras, 1:46 p.m. That time check was brought to you by Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. DWIZ Network News. Pinalawak na dialysis package. Outpatient mental health. Higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. PhilHealth para sa bawat Filipino. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus masaya!
Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Direk, ayaw mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. B-W-I-Z. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Maximum perfect. Direk, ayaw mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Delivery rider na ipinahiya ng customer? Nako, bawal ito. Hassle-free na ngayon dahil pwede ka nang magbayad ng bills, umorder ng pagkain at mag-shopping online. Ihahatid pa mismo sa bahay nyo ang mga in-order mo ng delivery rider. Pero paano kung mali ang na-deliver sa'yo at dahil sa inis, inalipusta mo at hinamak ang rider? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang paghamak sa ibang tao, lalo na sa pampublikong lugar, ay maaaring makasuha ng oral defamation o slander. Ayon sa Article 358 ng Revised Penal Code, ang oral defamation o slander ay ang anumang klase ng paninirampuri sa pamamagitan ng salita kung saan ang isang tao ay maaaring mapahiya. Kung minura-mura naman ang rider, ito rin ay may kaparusahan, lalo na kung ang customer pala ang may kasalanan. Ayon sa batas, ang sinumang customer na mamahiya ng delivery rider ay maaaring magmulta ng 20,000 piso o kaya na may makulong ng hanggang 30 araw. Sa mata ng batas, customer is not always right, kaya huwag kang bida-bida at manghamak ng iba kung ayaw mong masabihan ng, nako, bawal ito. Kasama sina Angelo Bailio at May Barreto. Nagbabalik po ang DWIC Network News. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita. Ako po si Angelo Bailio. Ako naman po si May Barreto. Samantala, ito, partner.
leader ng NPA na sangkot sa paggawa ng improvised explosive device. Arestado sa Albay. Ang detalye ng balita mula kay Ronnie Beret. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang leader ng New People's Army o NPA sa kanyang tahanan sa Purok sa East Barangay Matanglad sa bayan ng Piyaduran dito sa Dalawigan ng Albay nitong Sabado di Gloria, Marso 30, 2024. Kinilala ang suspect na si Ramir na kilala rin sa iba't ibang alias tulad ng Arsenio, Opesa, Disoy, Andro at Doming. Itong si Ramir umano ang Vice Commanding Officer ng Sentro de Gravidad sa Regional Committee 3 ng Komiteng Probinsya na Aktibo sa Dalawigan ng Albay. Sangkot umano ang suspect sa paggawa ng mga improvised explosive devices o IEDs. Na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang materyales sa paggawa ng IEDs sa loob ng kanyang tahanan. Kasama na rito ang medical kit, electrical wires, mga kagamitan para sa IEDs at isang caliber 38 na baril na may limang live ammunition. Bukod rito, nakuha rin sa suspect ang dalawang uri ng pampasabog tulad ng power galvanometer at isang radio frequency o remote control. Nasa kustodiya na ng Piyaduran Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Ronnie Bra nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News! Partner, ito yung mga pictures sa ensyo ng gobyerno na naranasan mo na ba yung sir? Ano po? Parang ano lang magpapatint ng kotse dyan sa Banawin. Oo, oh, di ba? Oy! Ay, kailangan mo ba ng lisensya? Ay, mabilis. Non-appearance, yun yung mga tao. Non-appearance, ayan. Nako po, bawal na bawal po yan. Bawal pala yun. Bawal yung partner at merong kaparusahan at may multa. O, magkano? Diba? Ay, alamin natin sa report mula dito sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Fixer sa mga government agencies? Nako, bawal ito. Hindi maikakailang talamak pa rin sa Pilipinas ang fixer, lalo na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mas pinipili ng iba na magpa-fixer o magbayad ng mas mataas na halaga para iwas sa mahabang pila. Mabilis nga ang proseso, pero baka naman ikay madamay sa pagkakabilanggo. Ayon sa Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services, mahigpit na pinapatupad sa Estado ang pagkakaroon ng katapatan at pananagutan ng mga pampublikong opisyal at mga empleyado ng gobyerno. Naglalayon din ang batas na ito na mapabuti ang negosyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aorganisa ng mga proseso sa gobyerno at maiwasan ang red tape o hindi pagsunod sa tamang proseso. Kapag ang isang fixer ay nahuli, nakasaad sa batas na siya ay matatanggal sa trabaho at hindi na maaaring makapagtrabaho sa kahit anong ahensya ng gobyerno at siya ay tatanggalan ng retirement benefits. Bukod pa dyan, ang sinumang lumabag ay makukulong ng mula 1 taon hanggang 6 taon at magmumulta ng 500,000 piso hanggang 2,000,000 piso. Huwag tangkilikin ang mga fixer, lumaban ng patas at dumaan sa tamang proseso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Correct. Aircon po. Nako, bawal na bawal po. Oy, oy, oy. Madali na po ngayon kumuha ng lisensya. Kahit anong government papers, napakadali na po. O parang nung ako nga nagpa-resto. Bawal na yung red tape. 15 minutes nga kaya. Oo, mabilis na talaga ngayon, partner. Kumpara dati talaga. Pila-pila. Kasi ngayon pwede mo na silang ireklamo. Di ba? Online. Yes, correct. O dako naman tayo sa iyong lalabs. Oy! Na mismo to, malamang. Oo nga, o magkasama kayo noong Holy Week. Nag-muni-muni. Nagkasama kayo. Nag-swimming yan. Nag-swimming. Oy, anak daw ni Vong Navarro. Ay! Aba, inaming dumaan sa depresyon. Naku. Alamin natin ang I Spotted Report mula kay Anton. Anton! Anton! Yes, Mama Larmaine. Ano kang maring Larmaine? Uy, kumusta kang ganda-ganda mo ngayon, ha? Thank you ngayon lang. Mas maganda ka ngayon kaysa sa akin. Ayoko ng ganyan, ha? Ay, nagbabayad eh. Ah? So, maganda ako today. Oo nga. At hello muna sa akin, Lala. So, parang magkasama naman tayo nung Holy Week. Kaya, kahapon magkasama rin kami Easter Sunday, di ba? Nag-egg hunting kami. Nag-egg kayo ng mga itlog. Oo, binigay niya sa akin yung itlog na nakuha niya. Anong kulay? Ito. Sabi ko na nga, Naku, bakit nasa'yo?
Kaya pala, pag tingin ko, kulang yung itlog ko. Oo, kulang itlog mo, no? Ito na, oh. Nasa iyo. Bakit pula yan? Ay, kasi ano, bakit pula? Ayaw ka na yung paliwanag. Noong time show tayo, eh. Ay, sorry. Anyway, oy, teka muna, medyo malungkot na balik tayo. Malungkot na naging masaya kasi naka-recover siya. Mm. Yun yung maganda doon, no? Tama. Anyway, inamin nga ng binatang anak ni Bong Navarro na si Ice Navarro na dumaan din siya sa depresyon. Mm-hmm. Ayon sa binata, galing ang kanyang depresyon sa mga rejection. Rejection na natanggap niya noong nag-try siyang pasukin ang pag-showbiz. Tingnan mo ha, may connection na siya pero anday, lahat rejection eh. Oo. Well, if hindi mo talaga oras, correct. Hindi God's plan, kumbaga. Yes, tama, oo. Sinabi pa nito na nag-try sa iba't ibang stations pero lahat umano ay na-reject siya kaya't noong last try niya raw ay nag-desisyon siya na mag-give up na lang. Mm-hmm. Nadagdagan pa raw ito noong nakulong ang kanyang ama noong 2022 dahil sa kasong rape na isinampa ng modelong si Dennis Cornejo. Aha. Dahil umano sa mga nangyari kung kaya't nasabi niya raw sa kanyang sarili na hindi na matutupad ang kanyang pangarap na maging isang artista. Dumagdag pa raw ang pagkamatay ng kanyang magiging kapatid sana nang makuna ng kanyang inang si Bianca Lapus at ng kanyang lolo na halos sabay-sabay na nangyari. Mm-hmm. Dahil dito, kung kaya't sumailalim daw siya sa isang therapy para maging maayos ang kanyang pakiramdam. Nakatulong daw ng malaki sa kanyang pag-move on ang pagtanggap niya sa sarili na hindi talaga siya o hindi talaga para sa kanyang pag-aartista. Ganun naman talaga yun, ha? Acceptance. Yes. Acceptance. Kahit sa ang bagay, no? Kahit sa relasyon, actually sa relasyon, madalas mangyari yan, no? Mm. Yung acceptance talaga na, ay, hindi pala kami talaga para sa isa't isa. Correct. Mm. Kapag na-accept mo yon, kahit sa sarili mo, ay, hindi naman pala ako agandahan. So, kahit pag may mambasay na ang pangit mo, hindi ka naman masasaktan kasi in-accept mo na sarili mo na hindi ka naman talaga ganun kaganda. Correct. Diba? Mapera ka lang. Tama. Oh, at yun mas importante. Mapera. Ngunit kung kailan naman daw kinalimutan na niya ang kanyang showbiz dream, ay saka naman daw siya kinuha ni Coco Martin para sa teleseryeng Ang Probinsyano. Kaya't no choice umano siya kundi ituloy ang kanyang pangarap na maging isang artista. At ngayon kasama na nga siya doon sa teleseryeng. God's plan talaga. Oo, diba? Correct. Tama yun. No? Oh, God's plan at saka yung right timing rejection talaga. Rejection. Yung pala, si Coco pala ang mag-invite. Correct. Ayan. Ayan. Anyway, yan na muna aking balitang showbiz at itatawag kong mabuti itong ano. Pakitago ng ako. Ayos ah. Ay, namula na siya. Hello. Oh. Bakit nga namula? Ayan, kumupas ng ulan. Handle with care, ha? Handle with care daw. Oh, I will handle it with care. Oh, I will definitely. Anyway, na muna, aking balitang showbiz. Bukas magkakasama ulit tayong tatlo. Balik na muna sa iyo, Mama Larmin, at sa aking lalabs, ang nag-iisang paru-paro ng aking buhay. Uy. Oh, yeah. Oy, salamat, lalabs. Oy, Bakner! Yes! Ito na ang ating pinakahintay, ang... Shoutout! Hello shoutout! Ang ating mga televiewers dyan sa Facebook. Oo. Babawi po kami buka. Diba? Babawi tayo. At pasalamatan natin ng madali itong news director natin Judith Estrada Larino, desk editor Drew Nasino, Alden Cruz, Janeline Recormoso, Kent Sale, Gildon Reyes, Kay Constantino, at Jem Barbon. Victorio Jose Dominguez at Neil Joy Abelia. Maraming salamat po. Sa ating mga writers, si Raiza Dadia, Laika Cuevas, kay Jen Patrolla, kay Ate Hias, kay Daniel Dada Guzman, Jacqueline Santos, at sa mga intern na si MJ Raimundo, Ira Ortega, Mary Garcia, John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, at kay Jandriel Javier. Ayan. Yeah, maraming salamat po. At yan na po mga balitang nakalap natin mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ Manila, DWIZ News FM Regional Group at Aliu Channel 23, kami po ang inyong mga nakasama. Siya po si Angelo Baiño. At siya naman po si Maine Barreto para sa mas malawak na pagbabalita ng tama. At paglilingkod ng tama, ito po ang DWIZ Network News. Next program, Pilipinas Ngayon Na with Yusek Robert Rivera and Lady Eliza. Tune in po kayo. Now ay, happy birthday kay Attorney Lorna Kapunan. Happy birthday po. Ay, happy birthday din, Ninyo Reyes. Ay, tamo na yan. Salamat. Pilipinas Ngayon Na, now na. DWIZ Network News. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita.